Good day po sa lahat. Ito po si Teacher Bong para sa ating ay turo. At ang ating subject po ay ang Music 6, Quarter 1, Week 2. So ito po yung Part 1 ng ating lesson. Ang ating pong K-12 competency ay differentiates orally among 2/4, 3/4, 4/4, and 6/8 time signatures. Okay? So ang ating pong code is MU6RHIB-E-2. So, para po dito sa ating lesson, magkaroon pa rin po tayo ng konting review muna, no? Of course, napag-usapan na po natin yung mga notes, mga rest, at saka mga value na yon. It's very important po na malaman natin yung mga yon. Example po dito, yung ating time signature ay isasama po natin sa ating lesson, na po. Last time, nasabi ko na po sa inyo yung common time signature at saka yung time signature per se. Pero, let's focus muna po sa lesson ng time signature. At para ma-define po natin, time signature is the define the beats per measure. Ang measure po ibig sabihin from one bar line to another bar line. So discuss muna po natin, nakikita ninyo sa illustration. Ito po ay isang musical staff. At ang musical staff, ito po ay binubuo ng 5 lines, 1, 2, 3, 4, 5, and 4 spaces, 1, 2, 3, 4. Yung atin pong G clef ay nandito sa unahan to identify na ito ay G clef at hindi F clef. Apo. At ang bar line yung mag-end po yung ating first meter. Meter po ibig sabihin yung duration na po yung kada isang ano po natin, yung kada isang putol po ng ating bar line. At ang time signature po ito, yung number po na makikita natin sa tabi ng ating G clef o kaya F clef. So ano po ibig sabihin ng mga yan? Na-discuss na po natin na yung 4/4 po o yung common time signature, ang ibig sabihin po niyan is apat. Yung nasa taas, ang ibig sabihin po niyan ay ilang notes ang nasa loob ng isang isa pong staff. Ilang notes 'yon. At yung number 4 naman sa baba, sinasabi sinong note ang tatanggap ng isang beat. Isang note, isang beat na po. So, sino po yung tatanggap doon? So, balikan po natin yung mga notes na po. Ito pong nasa kaliwa ay may tunog. Sila po yung notes. Yung nasa kanan ay mga rest. Wala po silang tunog. So, yung whole note, half note, quarter note, eighth note, sixteenth note. Napag-usapan po natin yung 1/4 note dito. Yung apat na note dito na kapag pinagsama-sama magiging whole note ay yung quarter note. Diba? Quarter. Diba? Parang sa basketball, meron tayong first half, second half. Meron tayong first quarter, second quarter, third quarter, tsaka fourth quarter. Ibig sabihin, kaya po apat yun, ibig sabihin, apat na ganoon ang bubuo sa isang laro. The same is true sa whole note. Apat na quarter note ang bubuo sa isang whole note. Okay? So ngayon, paano po natin gagamitin yan? Let's say sa 4/4 time signature po, no? Ang time signature po, yung common time signature, pwede po makita ninyo sa dalawang 4 o kaya itong C. Yan po yung pwedeng ilagay sa 4/4 time signature. Now, nagtatanong iba, sir, ibig po bang sabihin nito, kaya yan C kasi common time signature? Ang sagot po, hindi. Kasi, dun sa ating mensural notation po, yung sinaunang paraan ng pagnonotation, yung kalahating circle, yung hindi po kumpletong circle, ay tinatawag natin na 4/4. Kasi yung kumpletong circle is the 3/4. Na po. Ngayon, common na lang pong gamitin sa mga kanta yung 4/4 time signature kasi madali lamang ito sa ritim. Na po. Pero, for the time being po, ito yung ibig sabihin hindi ito complete. Now, in this case po, paano natin papakita dito yung 4/4 time signature? Halimbawa, ito. Meron akong mga quarter note dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat ang notes. Isa, dalawa, tatlo, apat ang notes. Ibig sabihin, mayroon lang pong apat na notes sa loob ng isang staff. Kada puto lang bar line, mayroon po tayong apat lang na notes. At yung isang beat ng mga notes na yon ang tumatanggap ay isang quarter note. Quarter note, quarter note, quarter note, quarter note. Nagigets po ba? So, apat ang notes, 1, 2, 3, 4, at ang beat, tatanggap na isang beat ay quarter note. So, para ang nating po dito, dahil 4/4 time signature po ito, tatanggap siya isang sound. Isa, 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 isa,
isa. So, ganun po yun, no? Now, as in the case naman po ng another example po natin, yung 3/4 naman po, yung ating 3/4 time signature. Ang 3/4 time signature naman po, siguro gamit tayo ng ibang sound para mas marinig. Sa time signature naman po ng 3/4 ay tatlo po yung beat. Na po? Ay tatlo po yung notes. At yung tumatanggap ng isang beat ay si quarter note. Diba? Quarter note po itong mga to. Bawat isa niya katumbas 1 beat. So, paano po yun? Tatlo sila, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, kapag ka po nag-beat yan, meaning, tigi isang beat po to, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay? Now, paano naman po si 2/4 time signature? Si 2/4 time signature naman po, dalawang note at tumatanggap ng isang note or isang beat ay isang quarter note. So, dating po is 1, 2, 1, 2. Okay? So, ngayon, pakialala ko lang po ha, reminder lang, ang ating quarter rest or note, kapag po yan ay nasa gitna na po, nasa third line na po, yan ay nagbabaliktad na yung pagkakasulat. No? Okay. Now, hindi po sa lahat ng pagkakataon, kamukha ng sa 4/4 time signature, 1 beat ay puro quarter note yung gagamitin natin. Minsan, ay gagamit po tayo ng mga half note, ng whole note, ganyan. So, naalala niyo pa po ba ito? Yan, kinakailangan po natin yung mastery dito. Why? Kasi, ang isang quarter note, gawin mong dalawa, ay magiging half note. Dalawang half note, magiging whole note. Isang whole note, katumbas ay dalawang half note. Isang half note, katumbas dalawang quarter note. Ibig sabihin, kung lalaktawan po natin si half note, ang isang quarter note, katumbas ay apat na whole note. Okay po? So, balik po tayo dito. So, kung ang ibig sabihin nun, gagamitin po natin yan dito, as in this case, 4/4 time signature pa rin po tayo ha. Tingnan nyo po, nagbago ako ng konti sa aking structure. Ito po yan kanina, ngayon, pinalitan po natin ng ganyan. So, paano po yan? In this case po, ito ay isang half note. And then, quarter note po itong mga to. Half note, half note. Sir, paano po yan to? Pakinggan nyo pong mabuti yung ating gagawing beat na po. Bali po ang mangyayari, tatanggap ito, di ba, ang usapan, apat dapat ang note. Pero in this case, tatlo lang. Kasi, yung isa sa tatlong ito, katumbas, dalawa. Ang usapan kasi, ang quarter note ang tatanggap na isang beat. So, paano po yun? Magiging po siyang ganito. Bali, ito po, tingnan natin no, yung cursor at yung sound. Nakuha po ba? Ulitin po natin. Tig-isa dito, pero dalawa ang beat nito. Yung haba pa rin po, yung duration pa rin ng sound, is just the same. Ang dami lang po ng beats na tatanggapin niya ay dodoble kasi katumbas nito ay dalawang quarter note. Ang isang half note katumbas dalawang quarter note. O, ulitin po natin ha. Magiging po itong pagdating po sa pangalawa, tingnan niyo po yung gagawin natin, no? Magiging, di ba po, ganito siya. Nakita niyo po, nagdalawang beat kada isang half note. Kasi nga, ang sabi dito, ang tatanggap na isang note or isang beat ay isang quarter note. So kung ang quarter note ay nagpakita, tigwa 1 beat. Pero kung nagpakita naman po is isang half note, tutumbasan mo yan ng dalawang beat. Okay, for the last time po, ulitin natin. Okay, ito po yan tayo. Okay po, ulitin po natin. Okay, nag-gets po ba? Next, how about pag gumamit tayo ng whole note? 4/4 pa rin po yung time signature natin. Paano na po ito? Magiging po siyang ganito. So, magiging, diba ito po yung half note. So, dalawa po yan.
Then, meron tayong quarter note. Isa pa. Pagdating dito, dahil half note, dahil ang half note ay dalawa ng quarter note, ang whole note, katumbas, apat na quarter note. Paano po yun? Ganto po yan. Nakita po ba? Ulitin po natin. Yung apat na beat po, katumbas lang ng isang whole note. Yun po yung sinasabi natin na dapat master natin yung value ng bawat isang note. Kasi tumutumbas po yun sa beat, sa may sound. Na po. Ganun din naman po sa case ng mga rest. Yun nga lang, in the case of the rest, wala po yung sound. Na. So, dito muna po tayo sa may sound para makita muna natin yung difference. Na po. So, how about yung kanina? Yung 3/4. Yan yung 3/4. E paano kung applyan po natin ng mga whole note or ng mga whole rest? Okay? So, in this case naman po, gumamit po ako ng isang dotted. Sir, ano po ba yung dotted? Ang dotted, kapag nilagyan po ng dot ang isang note, ibig sabihin, plus kalahati. Dadagdagan mo siya ng kalahati. Sir, bakit po ganting itsura yan? O, ganito po yan. Pakita po natin. Hindi ba, ito pong si... Itong si part na to ng whole ng quarter note pong ito, di po ba 1 beat yan? Teka lang, itapat ko lang po, no? Balit po yan, magkatapat po yan, no? 1 beat yan. Tapos dito ay 1 beat din. Then dito, 1 beat din. Pagdating po dito, hindi po ba ang katumbas ng isang whole or ng half note is 2 beats? Eh kaso lang dated. Pag sinabing dotted, ibig sabihin, plus po ng kalahati. So, plus, anong kalahati ng 2? 1. So, 3 po yan. So, ganito po yung dating yan. Magiging po ito na... Kuha po ba? Ulitin po natin. Yung dotted po, pag nakakita kayo ng dot sa dulo ng isang note, ibig sabihin yan, i-add nyo yung kalahati ng value niya. Kung half siya, kalahati, quarter. Kung whole siya, ang kalahati, half note. Kuha po ba? Okay. So now, how about dito sa 2/4 time signature? Okay? So after ng 2/4 time signature po, pwede tayong maglagay dito ng isang whole note, ay ng half note, para maging katumbas nito. Anyway, ang pag-usapan naman po natin this time is yung ating mga beats. Ito po yung 4/4 time signature, 3/4 time signature, at saka 2/4 time signature. Explain lang po natin, no? Kaya nga po sabi natin part 1 po ito, no? So, halimbawa, bawat isang red marks katumbas ay isang beat. Na po. So, magiging siyang... Yan po yung bali beat niya. Pero sa music, pagkatapos po nito, pag yung unang beat po, dapat ay mas iba ang tunog nito kumpara dun sa sumusunod. Ibig sabihin, yun po yung pinaka-sign niya na nag-next beat na po siya. Nakompleto niya na yung buong beat niya. So paano po natin gagawin yon? Okay? So lalagyan po natin ng ibang sound. Hopefully marinig po. Let's say, gagamit po ko ng 2 sound. Ang isa po yung lata. Tapos yung isa naman po is yung beat po natin dito sa table yan. Yan po. Okay? So try natin ngayon na siguro gamit tayo mas malakas para mas maintindihan. Okay? Ito na lang. Ito. Okay. Now, in this case naman po, let's try yung 4/4 na po. Bali, kapag tumunog po to, yun yung simula ng buong beat na po. At kapag tumulog naman po is this one, ibig sabihin, nagbibilang naman po tayo ng beat. Okay po? Well, let's try. So, magiging siyang ito po yan, no? Ito yung one.
Yun po yung 4/4. Okay? Next naman po, yung 3/4 naman. Paano naman si 3/4? Si 3/4, kung titingnan natin yung itsura ni 4/4, kinopya ko lang po, ginray ko lang para hindi po tayo malito, ha? So, magiging po siyang ganito. Magiging siyang... Okay, ulitin po natin, no? Magiging siyang... Tapos, normally kakount yun, dito pa lang yun. Yun po yung sa 3/4. And ang baan naman po yung sa 2/4 time signature. Magiging naman po siyang ganito. Bali, start po tayo. Ganun po yun. So bali, yung pong difference natin yan is yung sa beat. Ito pong sa natin, sa pare-pareho po silang mga 4. Isabing quarter note po yung ginagamit natin. And dito po yung nagsasabi ng bilang. Apat pong beat dito, 3 dito, 2 dito. Okay? Bali, tiga-apat po yung beat, pero yung tumatang, yung nasa loob po is 4 dito, 3 dito, 2 dito. So, para po malalo natin ma-emphasize yan, gagamit po tayo ng music na po. So, pakinggan po niya natin yung mga sumusunod. Para po sa 4/4 time signature, gagamitin po natin yung kanta ni Yeng Constantino, yung Hawak Kamay. Para po sa 3/4 time signature, yung Bahay Kubo. At yung 2/4 time signature naman po yung Leron-Leron Sinta. Okay? Try po natin. So, unahin po natin yung Hawak Kamay. Pansinin niyo po mabuti yan or pakinggan niyo mabuti yung pong kanyang music na po. Sabayan po natin ng beat niyan, no? Kung napapansin niyo po, yung sa guitar part niya, no, meron po siyang part na mas malakas ang tugtog ng guitar. Ibig sabihin, lilipat po yan ng tunog at dun po yung kanyang first count. At pagkatapos mag-melo siya, yung guitar part po ang pakinggan, ha? Yung guitar part niya po. So, ulitin po natin sa guitar part. Yan po. New. Dan, two, three, four. Dan, two, three, four. Dan, two, three, four. Dan, two, three, four. Nakita niyo po ba? Or narinig niyo po ba? Ang ibig sabihin po nun, yun yung pong counts. Pero hindi naman po ibig sabihin na ang count ay nagbibit tayo, automatic dapat merong tama ng drums para makita natin difference. Hindi po. Minsan, in that case po, pinapakita nito yung rhythm pattern niya lang. Na po. So, that is the 4/4. How about yung ating 3/4? So, that 3/4 naman po yung Bahay Kubo. Gamitin po natin to. Pakinggan nyo po yung part na ano, yung may parang lata. Yun. 1. Ba? 3/4 po yan. Sasabay natin ng beat, maging siyang. So, ganyan po yung ibig kong sabihin kapag sinasabi natin na 3/4. Paano naman po yung 2/4? Example naman po ng 2/4 is yung kantang Leron Leron Sinta. So, sige po, pakinggan po natin Leron Leron Sinta. Pakinggan nyo po, ha. Yung parang cymbals. Yung tan-tan, 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 tan-tan. Okay, yan po yung beat niya, no? Okay. So, yan po yung ating mga iba't ibang uri ng time signature. Hindi ko muna po diniscuss yung sa 6/8 kasi ang difference po ng 6/8 tsaka 3/4 ay yung kanilang pagkakasulat po ng rhythmic pattern. Po.
So, next lesson na lang po yun para hindi po tayo masyadong congested sa learning. So, again po, ang ating pong competency sa K-12 is differentiates orally among 2/4, 3/4, 4/4, and 6/8 time signature. Ako po si Teacher Bong, nagsasabing stay home and stay safe. Thank you po.